tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Bukas yan! Pumasok ka na! Uy, good morning, Carla! Maaga akong uwi ngayon, kaya ikaw na lamang ang bahalang sumagot sa mga kliyente ko, ha? Okay, no problem. Teka, mukhang importante yata yung lakad mo. Maaga pa alis ka na. Ha? Mag-grocery lamang ako. Ano? Ikaw pa mag-grocery? Bakit yung asawa? Anong ginagawa? Aalis na kasi si Arturo bukas ng madaling araw dahil visa interview niya. At masyado na siyang abala sa mga ibang dadalhin niya, kaya hindi na niya maharap pa ang mag-grocery. Sabagay, teka, ganito na lang. Mag-grocery din yon kasama namin sa bahay. Kung gusto mo, papupuntahin ko lang sa dito sa office para kunin yung perang pang-grocery mo. Ano? Huwag kang mag-alala, friend. Anis yung kasama namin sa bahay. 12 taon na siya sa amin. At kailanman, hindi nagkaroon ng issue tungkol sa pera. Anis po yun, ma'am. Ador? Huwag kang mag-alala. Sa akin, mananagot yun. Yung kasama namin sa bahay. Kung kukupitan ka niya. Ayaw kong nahihirapan ka. Kaya, hayaan mong ako na lang gagawa ng mga bagay na ikapapagod mo. Oh, kumain ka mabuti para hindi ka gutumin sa biyahe. Yung baon mo, nilagay ko na sa bag mo. Ano? Naglagay ka ng pagkain sa bag ko? Oo naman. Malayo ang tindahan sa Australian Embassy. Magugutom ka dun kung wala kang baon. Oo naman. Ginawa mo naman akong bata na may dalang pagkain sa bag. Mabuti na yan para hindi ka magutom. Ayokong nagugutom ka. Nakakainis ka naman. Basta alisin mo ang pagkain dun sa bag ko. Alis na ang asawa mo? Opo, itay. Sinong mag-aalaga sa anak ninyo? Baka hanapin siya ng anak mo. Malaki na rin yung panganay namin. Naiintindihan niya ang pag-alis ng ama. Naku, hindi ka kaya masyadong mapagod niyan, anak. Hindi ho, itay. Isa pa, alam ko naman hong naririto kayo sa bahay namin na aalalay sa akin. Huwag ka mag-alala na dadamihan ko ng iluluto kong pagkain para hindi ka na magluto. Para pagdating mo sa bahay ninyo, wala ka nang gagawin. At aasikasuhin ko na rin yung mga apo ko. Sa makalaw na palang alisin ng asawa mo, friend. Oo nga eh. Kaya nga nalulungkot ako, friend. Siguradong mamimiss ko siya ng gusto. Talagang mamimiss mo siya. Isipin mo, maging empleyado mo siya dito sa opisina halos 10 taon. Araw-araw kayong magkasama. At nang ikasal kayo, araw kami na kayong magkasama. Talagang mahihirabang ka niyan. Oo nga eh. Hindi ko nga alam kung makakaya kong malayo sa kanya. Ang isipin ko lamang na isang gabi siyang wala sa tabi ko eh. Natotorete na ako.
yung pakayang taon ng bibilangin bago ko siya makita at makasama. Ah, ngayon pa nga lang eh, iniisip kong pigilan siya eh. Ala, Pren, magandang pagkakataon na naghihintay sa asawa mo. Dulyar ang kikitain niya doon sa Australia. Magandang magiging kinabukasan ng mga anak mo. Yung nga lang, eh, baka magluko yung asawa mo. Kaya, hayaan mo na. Ewan ko. Hindi ko alam. Eh, isipin mo na lamang yung mga anak mo para hindi ka mangulila. Ay, hindi ko nga alam ang gagawin ko eh. Pakiramdam ko, hindi ako mabubuhay kung wala siya. Kaya mo yan, friend. Tutulungan kita na maglibang. Teka, lunch time na pala. Tara, kain na tayo. Ano ba naman yung mukha mo? Hindi maipinta. Pababaonan ba ako ng kalungkutan? Para kasing gusto kitang pigilan sa pag-alis mo ngayon eh. Ano? Ngayon mo ba ako pipigilan? Paris na ako. Oras lang ng flight kong hinihintay ko. Mahal na mahal kita, Arturo. At ikaw ang buhay ko. Ano ka ba naman? Paano na ako ngayong iiwan mo ako? Hindi naman kita iiwan eh. Lalayo lamang ako para rito sa atin. Para sa magandang kinabukasan ng mga anak natin. Kaya huwag kang mag-alala. Isa-isahin ko kayong dadalhin doon. Ikaw, siyempre ang uunahin kong dadalhin doon. Kaya huwag ka nang malungkot. Art, mamimiss kita ng sobra-sobra. Ako rin, Carla. Pero kailangan nating tiisin ng mangulila. Alang-alang sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Anak, ano bang nangyari ito? Wala na kong bigas. Hindi ka pa ba nakapamalengke? Ho? May hindi pa kasi dumarating yung binili kong isang sakong bigas, kaya naisipan kong kumuha ng bigas sa'yo. Eh, wala ka na rin palang bigas sa lalagyan ninyo. Ho? Oo. Oo nga pala. Nakalimutan ko. Sinabi nga pala sa akin ng apo ninyo eh. Kaya lang... Nawala sa isipan ko. Eh, paparo yan ngayon, anak. Alas 10 na ng umaga. Kung ngayon ang kumamabaling, mabuti nga, araw ngayon ng Sabado eh. Walang pasok ang mga bata. Kaya lang kung magising na mga yan, eh maghanap sila ng pagkain, lalo na alas 10 na ng tanghali. Oh, hindi po, itay. Mag-o-order na lang po ako sa online. Opo. Ha? Anak, may tao yata. Sandali lang at titingnan ko, ha? Ah, anong kailangan mo, iho? Diyan po ba si Carla? Si Ma'am Carla? Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? Kayo palang father ni Ma'am Carla. Magandang tanghali po. Empleyado po ako ni Ma'am. Ay, empleyado ka ka muna ng anak ko. Eh, anong ginagawa mo dito? Walang pasok ngayon ng anak ko. Oo nga po eh. Walang pasok si Ma'am, kaya lang po eh, meron lamang pong iririman sa kanya bilang empleyado niya. Ha? Bayo, sige, pumasok ka. Kumatok ka na lamang sa pintuang berde at... Yun ang bahay nila. Sige na. Good morning, Carla.
Oh, Ador, anong kinagawa mo dito? Eh, nakantyawan kasi ako sa bahay. Dahil nga, sahod ko kahapon. Eh, hindi ko naman sila. Mahid yan. Kaya, nang umorder ako eh, nagkamali pala yung staff ng sulat. Kaya, sumobra yung sampo. Kaya, dinala ko lang dito. Eh, kaysa naman masayang. Ganun ba? Tamang-tama pala. At kanina pa ako nagugutom. Hindi pa kasi nakapagluto ang itay eh. Tama mo ba bilang? Ang ibig ko sabihin eh, lahat ba kayo dito eh, makakakain? Oo naman. Sobra nga itong sampu eh. Teka, halika muna dito sa loob at ipapakilala kita sa anak ko. Ka ng pagkain sa bahay ninyo? Oo, ang sabi, sumobra daw ang order niya. Pero, bakit naman ang daming sobra yun? At sa dinami-dami ng pwede niyang pagbigyan, ako pa. Parang may naaamoy yata ako ah. Ha? Nasa likod ng kabaitan ni Ador sa'yo, may nakatagong motibo. Motibo? Ano? Ikaw naman, para ka namang bata. Hindi pa ba maliwanag yung ginagawa niya sa'yo? Abay, kahit siguro naman grade 1 na bata, maiintindihan ang ginagawa sa'yo ni Ador. May asawa na ako at mahal ko siya dahil may anak kami. Kung ganun, ay layuan mo si Ador. Paano ko siya lalayuan eh? Empleyado ko siya. Ay nako, ewan ko sa'yo. Pero sa tingin ko eh, determinado siyang ligawan ka. Tingnan mo, kaalis lamang ng asawa mo, ipinuntahan ka na kagad sa bahay niyo. Anong kagawin ko? Layuan mo nga siya eh. Ano bang ibig mo sabihin? Tatanggalin ko siya sa trabaho niya? Ewan ko. Pero kung may iba ka pang alam na paraan para mapalayo ka sa kanya, o di gawin mo. Dahil kung hindi, masisira ang pamilya mo. Anak, may naririto ka na pala. Hindi ka pa ba nagpagluto? Ha? Hindi pa nagluto yung anak mo? Ayoko po ang niluto niyang ulam, itay. Ay, ganun ba? May tingnan ko nga kung may tira yung kapatid mo na paksayo na bangos. Eh, sinabi ko kasi sa kanya na damihan ang iluto eh. Para kung hindi mo magustuhan ang ulam ninyo, eh, makakakain ka. Hindi, tingnan ko nga. Mayroon pa nga, oh. Teka, ipapain ko lang ito. Hintayin mo na lang doon sa inyo at ihahatid ko na lang. Dito na po ako kakain, itay. Ha? Sige. Mas mabuti pa. Ipapain ko muna ito, ha? Kumusta naman po ang pag-aaral ng kapatid ko? Hindi na ho ba siya nababarkada? Sawa lang pong may kapal. Mula nang pinagsabihan mo, hindi na umuwi ng gabi. Patay ka, maalala ko nga pala. Sino pala yung lalaking nagpunta dito kahapon? Empleyado mo raw? Opo, itay. Empleyado ko po siya. Ha? Empleyado mo? Pero... bakit siya nagpunta rito? Ha? Kwan po kasi itay. Siya kasi ang takapag-alala ng mga trabaho ko sa office. Napakasipag naman niya at
pinuntahan ka pa dito sa bahay mo para ipaalala lang ang mga appointments mo. Eh, kwan po kasi itay. Carla, kasi... ayoko ng ganyan ha. Kahit naman ayoko dun sa asawa mo eh, asawa mo yun. Ha? Huwag kang magluko nang hindi masira ang pamilya mo. Naalala ko na naman si Arturo. Namimiss ko siya. Teka nga, tatawagan ko. Hindi niya sinasagot. Hello? Hello, Arturo! Kaila, ano ka pa naman? Pagod ang tao sa trabaho eh. Kahit kailan talaga, istorbo ka. Alam mo ba kung anong oras na dito ngayon? Alauna pa lamang ng madaling araw. Istorbo ka naman. Ha? Naku, binabaan niya ako ng cellphone. Ay, oo nga pala. Iba pala dun. Naisturbo ko pala tuloy ang tulog niya. Carla? Ador? Bakit? Kun kasi, lagi kasi kitang naikikwento sa bunso kong kapatid. At ngayon, ikakasal siya. Gusto ka rin niyang gawing isa sa mga ninang ng kasal niya? Ako? Oo. Sige na naman, Carlo. Naipagangako ko kasi na. Isa ka sa magiging ninang niya sa kasal. Hindi ako makatulong. Alas 10 ng gabi. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin ang mga kilos ni Eduardo. Hindi nga maikakaila na may gusto siya sa akin. Mabuti na lamang. Hindi na niya ako pinigilan ng magpaalam na akong uuwi. Teka, gabi pala. Ibig sabihin, araw sa Australia ngayon. Teka nga. Tatawagan ko si Arturo. Asan ba yung cellphone ko? Ito. Ito pala ang cellphone ko. Itadial ko na. Hello, Carla? Namimiss kita. Nangungulila ko. Ano ka ba naman? Kahit kailan, wrong timing ka. Ha? Pero araw ngayon dyan. Huwag mo sabihin nai-istorbo kita sa pagtulog mo. Oo, araw nga dito. Eh, nai-istorbo ko sa trabaho ko. Sige na, mamay na. Ha? Pinabaan na naman ako ng cellphone. Ay, sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Wrong timing nga ako. Ang mga oras na tinatawagan ko siya, ay meron pala siyang trabaho. Ah, hindi bali. Sa susunod, sisiguraduhin ko na magkakausap kami. Anak, mag-iisang buwan ka na pala dito sa Australia. Opo, Mami. Hindi mo ba namimiss ang asawa mo't anak? Namimiss. Pero anong magagawa ko? Naririto ako na nagtatrabaho para sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. At nakahanap na ako ng trabaho para sa asawa mo. Mabuti naman po, Mami. Sana makasunod sa akin agad dito ang asawa ko. Oo naman. Mauna talaga si Carla na makasunod sa'yo dito kaysa sa anak mo. Sana magkatrabaho na siya agad pagdating niya. Ay, naantog na ako. Napuwede ko kagabi. Teka, ang cellphone mo nagri-ring. Baka si Carla na naman yan. Ayan ninyo,
Istorbo lamang sa tulog ko ang babaeng yan. Anak! Saan hahantong ang relasyon ni Arturo at Carla? Maging kiliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdan, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nakikita.